Kahit ito nga, itong barangay ko nung kalakasan pa nila, talagang kahit bilyon pa po ang ipondo ng ating gobyerno. Pero dahil andyan yung presensya ng CPPNP and DF terrorists, ay natatakot po na pumunta kahit sinong mga malalaking kontraktor. Dahil una, pagpasok pa lang po nila, hindi pa po nila naumpisan yung project, andyan na po hindi yung na. Sulat, no? Nag full time ako ng NPA nung fourth year high school pa lang po ako. Wow. 1994. Hindi po ako na-recruit kagaya ngayon sa ating mga universities, kundi na-recruit po ako dahil nasa sinapupunan pa lang po ako ng aking mga magulang ay nasa dugo ko na yung pagkakasapi ng partido, dahil yung aking mga magulang ay dati silang kadre ng lokal na ng sangay ng partido sa lokal. At hindi rin ako na recruit sa pamamagitan ng mga nakikita ko, no, na galing sa white area, kundi sa pamamagitan mismo. Ulitin ko, sa pamamagitan mismo ng aking mga magulang, nung nagka-isip na po ako, NPA na po yung aking unang nasilayan kesa sa kasundaluhan. Ang totoo nga yan, sabi ng nanay ko, pag nasa Bukirin daw sila, ang nag-aalaga sa akin ay NPA, dahil hindi lang simpleng sonang gerilya yung aking aming barangay. Dahil nasa pinakasulok na po kami, no, ng bandang West Cagayan. At bago ka makarating sa amin ay tatawid ka pa ng Chico River at sobrang putik pa yung daan. Kaya siguro nakita ng NPA, no, na paborable, magandang lokasyon para maging malaki ang kampuhan, doon sila nagte-training. Hanggang sa lumaki ako, Doc Lorraine, ay nakikita ko yung kanilang mga activities. Yun nga, ang lagi nilang sinisiksik sa kaisipan ng mga tao ay yung hindi na nakikita ng gobyerno yung mga malalayong lugar. Ang totoo niyan, sinabi ko kanina, mula Ilog pa lang, no, hanggang dun sa mismong lugar namin ay mga 45 minutes. Layo. Kung sa ngayon ay yambing mo, ano na lang, minuto na lang, dahil pwede ng daanan ng kahit anong klaseng sasakyan. Yun po yung pagkaiba noon sa ngayon. At hanggang sa nag-NPA po ako, nakita ko, naranasan ko rin Wala. Grabe na. I mean, Joel, may tanong ako kasi dyan yung nakita kong kwento na paulit-ulit na ginawa ng CPP, NPA, NDF, yung pag-exploit nila sa pinakamahihirap natin, mga kapatid, na ayaw nila na talagang matanggal sa kahirapan ang mga kapatid natin na pinakamahihirap, no? Pinakamahihirap talaga ito. So, yung tanong ko sa iyo, Yusek Joel, bakit ganon? Bakit kailangan? Kasi pwede naman nilang bigyan ng projects tapos ligawan nila ng ganon, di ba? Yes. Dito na kayo sa amin. Ba't kayo pupunta pa sa gobyerno? Dito kayo. Pero bakit sila pinahirapan? At saka yung design nung sinabi niya na gerilang, ng gerila. What does that even mean? Okay? Ilan yung mga kababayan natin na naapektuhan pagka ganyan? So, thank you. Kaya yung tinatawag yung difference nga nung sinasabing active guerrilla front, no? May arm, tapos may mga militia yan, may mga zonang guerrilla, etc. Ngayon, wala na nga yan. Puro weekend. Pero pag yung barangay ay nasakop nila, ibig sabihin kahit yung mga bata doon nagagamit, di ba? Lahat sila, bawat miyembro ng barangay na yon ay ginagamit ng CPP, NPA, NDF. Of course, oo. Kami po, nung panahon na, nung early 90s, nung ako'y armado pa dyan sa Bataan. Yung mga masa mismo na utusan namin, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan, hihintayin ka namin dito. So, nagagamit po talaga yan. Ngayon,
Alam mo, maraming mga gantong klase ng storya, katulad ng kinwento dyan sa, ni Chairman na sa bayanan natin, no? Yeah. Na ating ilalabas. Ang daming pagbabago, no? Mula yeah. nung nagkaroon po ng NTFL, kaki mga okay. projects na yan. At yung tinatawag namin dito sa Stratcom, sa ICOC, no? Ako po ang head ng Integrated Communications Operations Center ng NTFL, kaki. Ilalabas po natin yan isa-isa, yung balita gumpay, mga kwento ng pagbabago, para makita yung changes talaga. And there are. Yes. There are talaga. But question muna, I really want the Filipino people to know, sige. No? Ano yung design ng CPP, NPA, NDF sa ating mga kababayan? Ana, totoo ba yon na ayaw nilang umasenso ang buhay? Of course. And why? What is the thinking behind there with regards to CPP? Is it policy? Is that a conscious design of the CPP? Ka-design yan. Okay, could you explain? Oo. Kaya nga dito, hindi sila pwedeng pumunta dito sa Metro Manila at mag-recruit dito dahil ang mga tao, may kalsada, may eskwelahan. Doon sa mga malalayong lugar, of course, ayaw na ayaw talaga nila yan naaabot ng kalsada. In fact, yung development doon, ang tingin nila doon, wala yan eh. Tatayuan ka ng kalsada, di ba? Para yung mga sundalo darating dito, tapos pagbububugbog kayo at pagkadumating. No? So, diyan sila nagtatribe. That justifies their ano-ano. Well, we know for a fact na may mga societal ills, talagang may mga... Nangyari naman talaga may mga social injustices noong araw, etc. At nakita yun ng pamahalaan, kaya nga nabuo si NTFL, kakat binago yun. At kinorek yun. Yeah. At kita mo, humina ng humina yung mga guerrilla fronts nila. Yeah. Why? Nakita ng mga tao eh. Na mali pala yung sinasabi ni Kagan ito. Nung naramdaman na nila yung si gobyerno. Si Calorie na sinasabi kayo, pinabayaan na kayo, Joel, kaya sumama ka na lang sa amin. Yeah. At yung paghihirap mo na yan, matatapos yan kapag nanalo na ang ating revolusyon. So, laging ganon ang track of mind nila. Papunta lagi sa revolusyon hanggang sa... Wala na, nilibing na lang yung tao, namatay sa encounter. Wala na nangyari, ayaw ng tao bahay niya. Mr. Joel, nandito na po ulit si Sir Mauricio Aguinaldo. So, sir? Hello si po. Si Chairman Mao. Chairman. Chairman Mao. Chairman Mao. Sige po, go ahead. Sir, ulitin ko yung tanong ko ha. I don't know kung ulit ito, pero gusto ko lang marinig ng taong bayan mula mismo sa inyo, no, na yung mga CPP nung nandun pa lang kayo, ayaw nilang bumuti ang buhay ng mga kababayan natin. At ano yung ginagawa nila kapag ang gobyerno ay gumagawa ng proyekto para bumuti ang buhay natin? Anong ginagawa nila dito sa mga proyektong ito? Opo, Dok Lorraine, no? Sila yung totoong nagpapahirap sa tinatawag din nilang malawak nilang masa, no? Una, kahit ito nga, itong barangay ko nung kalakasan pa nila, talagang kahit bilyon pa po ang ipondo ng ating gobyerno. Pero dahil andyan yung presensya ng CPP-NP and DF terrorists, ay natatakot po na pumunta kahit sinong mga malalaking kontraktor. Dahil una, pagpasok pa lang po nila, hindi pa po nila naumpisan yung project, andyan na po sulat, no? Hinihingan na. Yes, sir. Na talagang makikipagsapalaran kung ipipilit nilang gagawin. Dahil una, maliit na bagay, no? Pero alam natin habang andyan yung mga equipment, siyempre, dagdag at padagdag palaki ng palaki yung demand ng CPP hanggang hindi na talaga makaya ng kontraktor. At yan na yung rason para sunugin yung mga sasakyan at sirain, akutin. Kaya kahit gusto po ng gobyerno na pagandahin yung barangay sa isang liglig na lugar kung andyan yung CPP, ay talagang haharangan po nila dahil gusto nilang ipamukha talaga yung propaganda nila na walang ginagawa ang gobyerno. Tama. Kasi alam mo, madagdag natin dyan, ha? Chairman Mao, no? Sir Mauricio, totoo lang nung araw, nung hindi pa kalsada nilalagay, ano mga pinasasabog nila nung araw? Cell sites. Yeah. Kasi pagka nagkaroon ka ng cell sites sa isang lugar, yung liblib, nakakakontakt na yung mga kababayan natin. Yeah. Ayaw nila na ma-connect
makakonect sa sibilisasyon yung mga malalayo. Kaya na pinasasabog yan. Bukod pa yung nangihingi ng pera ng pag di ka nagbayad o kung anong telco ka pag di bayad, bagsak. Di ba noong araw? Kinover namin noong araw yan eh. Imagine mo, cell site lang, pagkakait pa nila para wala ka cellphone. Hindi ka makakontak, makatawag sa polis, di ba? So talagang ina-isolate nila. Ay, para ina-isolate mas talaga. May exploit nila. Lang sa pinaysa yung cell site ng Globe. Oh, lagi yan.